Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Formal nang naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang individual para ideklarang labag sa saligang batas ang Maharlika Investment Fund. Kabilang sa mga petitioners sina Bayan Muna Chairman Nery Colmenares, dating Bayan Muna Representatives Isagani Zarate, Ferdinand Gaite, at Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Ikinatwira ng mga petitioner na hindi napatunayan ng MIF ang pangangailangan nito para makatulong sa ekonomiya. Tinukoy pa sa petisyon na nilalabag ng MIF ang kalayaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, lalo't nakasaad dito na kailangang ang 100% dividends nito ay mapunta sa naturang tanggapan. Sa 11 sunod na linggo, magpapatupad ang mga kumpanya ng langis ng panibagong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo simula Martes, September 19. Sa advisory ng Chevron Philippines at Pilipinas Shell, papatawan ng dagdag na 2 pesos per liter ang gasolina at kerosene, habang 2.50 pesos per liter sa diesel. Ayon sa Department of Energy, ang patuloy na pagtaas sa presyo ay bungsod pa rin ng production cut ng Saudi Arabia at Russia at pagkaantala ng supply mula sa Libya. Halos himatayin ang isang ina nang makita ang bangkay ng kanyang anak na 2 taon niyang hindi nakita. Sa tulong ng dating rebelde na sumuko sa otoridad, natuntun ang pinagbaunan sa bangkay ni Mark Angelo Asuncion sa Sitio Altas, Barangay Dungeg, Santa Teresita, Cagayan noong Biyernes, September 15. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng 95th Infantry Battalion, katuwang 502nd Infantry Brigade, 2nd Provincial Mobile Force Company at Philippine National Police sa Santa Teresita kasama ng SOCO at ang Philippine Marines para hukayin at i-recover ang mga labi ni Mark Angelo sa nasabing lugar. Si Mark Angelo na residente ng Barangay Santa Clara, Gonzaga, Cagayan ay dinukot ng mga miyembro ng New People's Army noong August 21, 2021. Isang send-off ceremony ang isinagawa para sa delegasyon ng Pilipinas sa 19th Asian Games at 4th Asian Para Games. Higit 500 atletang Pilipino mula sa 40 sports ang lalahok sa ASIAD na gaganapin simula September 23 hanggang October 8 at sa Asian Para Games sa October 22 hanggang 28 sa Hangzhou, China. Inanunsyo ni Abraham Bumbol Tolentino, presidente ng Philippine Olympic Committee, na sina EJ Obiena at Marjeline Didal ang tatayong flag bearers ng bansa sa kompetisyon. Kabilang din sa mga lalahok ang mga Olympia na sina Heidelin Diaz Naranjo, Nesty Petitio, Carlo Paalam at Yumir Marshall. Umaasa ang Pilipinas na mahihigitan nito ang 4 medalya na naiuwi noong 2018. Para sa Kidlat News Update, ako si Juan Miguel Soriano, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.